video rin para sa amin. Backup na po. So, baka pwede niya yung video para higa yung ano po. Para meron na kang kopya. Maya FB Live para diretso na masaya. Naalala niyo ba yung tinuro ko na kaarawan ngayon? Anong kaarawan ngayon? Sister... Sino yung nasa likod? Sister Erica. Anong kaarawan ngayon? Ha? Pasasalamat. Pwede kaarawan ng lokal, no? Bukod sa lokal, ano pang ibang kaarawan ngayon? Asan na yung Sister Janelle? Janelle, may alam? Anong iba pang kaarawan ngayon? Birthday nino, ni Janelle. Malino ba to sa ano? Sa tablet? Opo. Dapat maitim yung tablet. Mas maitim ako. Nakaalala niyo to? Ito ang buong taon. Itong January, ito ang December. Ano yung nandito? Ano yung nandito? Ang pinagdiriwang natin nandito ngayon. Parang rapture. Oh, wala kakaalala? Saan na Sister Jai? Ano lang? Ha? May tawag? Si Brother Matandaan ako, naging mo na yung pangalan. Ampunin nyo na tabihan nyo. Tignan nyo kung ano. Si Brother, ano pangalan mo? Jehu. Ay, ye, ye. Kasi Hebrew eh. Jehu. Okay. So, anong kaarawan ngayon? Pakilakas. Thanksgiving. Thanksgiving. O, sige. Sister Liana. By the way, papaalala ko, kasi hindi ako lagi nandito. Pag may kawain, lagi niyong tikuting yung mga young people. Marami dyan, nag-chat-chat. Nakita ko, nag-chat-chat eh. Okay? Buti kung meron siyang binimintasan na isang pastor na malaking congregation. So, kailangan, of course, simula lang yan. Dapat sa cell group, sa break time, o mag-upload kayo. Ibig sabihin kayo, yung mga bata pa, tumulo mag-upload. Tingnan nyo lang yung mga nag-chat, okay? Kasi, kung nag-chat siya, tanong dulo mo na. Okay, Sister Yana, sabi, anong sagot mo? Anong kaarawan ngayon? Day of the Lord. Parang mong tribulation period ang gusto niya sa video. Nakapagan na tribulation, ha? Brother Rock, anong kaarawan ngayon? Ha? Pagsamba. Pero pari, pag nakatayo ko dito, nakukuha pa rin ako. Pero malaking mong dyan. Brother Jim, anong kaarawan ngayon? Ano na? Kaarawan ni Kristo? Sino nagturo sa'yo? Sabihin mo. Dapat. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Sa buhay ni Brother Jim Jim. Sabihin natin, pagpalain si Brother Jim Jim ng Panginoon. Tapos yung kamay niyo, ulitin niyo, ulitin niyo. Pagpalain si Jim Jim. Pagpalain si Jim Jim ng Panginoon. Makinig kayo. Tagal na itong tinuturo dito, pero kailangan nyo din yung devotion sa bahay. Mga magulang, kailangan nakikipag-sharing kayo sa anak nyo.
Hindi ko pa tinanong ng magulang, pero sure ako, hindi rin masagot. Upunta na sa ano kay Brother George, eh, kaso nasagot ni Brother George. Dalawang klase ang kaarawan niya. Matagal ko nang tinuturo to. Kung ang sineselebrate yung kaarawan ng lokal, eh, tsamba, kaarawan niya ng kapanganakan ni Kristo. Sa physical. So, eh, yung echo, pakibaba, pakinggan sa YouTube pag araw. Sagat pa ba? Sagat. Okay. Yung ukong, para sa yung gusto maka maganda ang panood sa YouTube, huwag nyo itaas ang echo. Okay? Dalawang klaseng kaarawan ni Kristo. Ano yung dalawang klaseng kaarawan, Brother George? Yung physical, yan yung physical na, na katulad natin. Yung spiritual, yan yung pagkabuhay muli. Kailan sineselebrate ito at paano ang selebrasyon nito, Brother Patrick? Sharing. Okay. Salamat sa sagot. Tama naman yan. Sister Mima, anong tawag sa celebration ng kaarawan na to? Communion. Sabihin natin communion. Ang communion, ang celebration niyan, yung pagkabuhay ni Kristo at yung kamatayan. Bakit? Bakit kailangan, Brother David? Bakit? Para ma bigyan mo ng mic. Para ano? Intervene. Ibang communion tracts yung binabasa nito. Okay, Brother Rap Rap, bakit kailangan na i-celebrate yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo? Bakit kailangan alahin? Bakit? Communion 2006 yun. Kung maalala mo, singit ka. May mic ka, wala siya. Guard up. Okay, tama yun. Brother Jim, baka tumama ka ulit. Bakit kailangan i-celebrate, alalahanin yung kamatayan pagkabuhay? Nasa Communion 2006. Oh, yung mga may cellphone. Magbukas kayo, Communion 2006, no? Sana turo sa inyo na, na eh, nasa files yan, right? Sa Facebook. Ha? Because we are going to die. Tama. Palakpakan natin ang Panginoon. Pati natin, pagpalain muli si Jim ng Panginoon. Pagpalain! Sorry, Sister Sima, hindi ko na palakpak yung pagpapala sa iyo. Mas pasipag ka naman. So, sundan nyo. Kaya si Kristo pinanganak, para ano? Para mamatay. Ano yung tawag sa panahon natin ngayon? Tag? Sigaw? Sabay-sabay? Sabay-sabay? Taglagas! Ano sa English yung taglagas? Sabay-sabay? Ang taglagas, ginawa ng Diyos sa mundo para ipakita sa lahat ng tao, pwede kayo mag-testimony sa labas dapat. Pwede pakita nyo sa mga believer. Pinanganak si Kristo para mamatay. Para tayo mabuhay ulit, kailangan gayahin natin si Kristo. Kailangan tayong mamatay sa unang birthday natin. Ano yung unang birthday natin? Anong ginagawa natin sa unang birthday natin? Ang celebration natin kadalasan makasanlibutan eh. Sinabi ko na, kung magse-celebrate din lang kayo ng birthday, para hindi siya maging walang katuturan, walang vain vanity, walang kaguluhan, gamitin yung birthday niyo para makapag-imbita ng unbelievers. Para makapag-testimony kayo, makapag-imbita kayo ng makakarinig sa mensahe. Baka sakaling unbelievers magising,
na lahat pala namamatay, papunta sila sa impyerno. Alam ko, madalang sa atin may nagsasaksi. Pero yan dapat ang buhay natin. Kung kayo nagse-celebrate ng birthday, pero ang celebration ng birthday, hindi nyo ginamit para kay Kristo, binulag nyo lang yung tao. Kahit ba may mga kaibigan kayo na ano. Kahit pa kapatiran nyo nasa birthday. Nagbabati ng birthday. Pero walang nag-share, walang nag-witness. Alam nyo ba yung birthday, gawa ng Diyos, para kayo makapag-witness. Para kayo makapag- May pahayag ng ano. Maraming tao may salba nyo sa kapahamakan. May tanong ako sa inyo. Humahanga ba kayo doon sa mga taong nagsasakripisyo para magbigay ng pagkain? Yung humahanga, say amen. Amen. Kung humahanga kayo sa mga taong nagbibigay ng pagkain, how much more kung kaya ninyo iligtas sila sa impyerno? Ano magagawa ng pagkain? Sandali lang, di ba? Ang pinakamagandang maibigay ninyo sa tao, kung merong may birthday, pupunta sila sa birthday, marinig nila yung mensahe. Nabuhay si Kristo para mamatay. Pinangarap si Kristo para mamatay. At ito yung kamatayan niya. Anong tawag dito sa panahon na to? Brother Celso. Tagsibol. Nasagot mo? Tagsibol. O, lahat sabay-sabay. Teka, ginagawin ano niya? Yung pagkain ng hinakay na amila. O, sa lahat sabay-sabay, sigaw. Tagsibol. Lakasan niyo. Tagsibol. Ba't mahina lahat, alahining ang lahat? Sabay-sabay lahat. Tagsibol. Spring. Sa mundo, yung mga dahon na namatay, nakalanta, nawala, babalik. Yung mga tubig, yung mga nagyelo, magiging ilog tubig. Tapos yung mga hayop, maglalabasan sa lungga nila. Yung talahiban, ano, uusbong. So, ito'y tipot larawan na pagkabuhay muli. Walang nakakapansin. Pero ginawa ng Diyos yan sa mundo para makapagsaksi kayo. Yan ang kinalaman ng Iglesia nito. Kayo ang pwedeng magsaksi nito. Kasi madalang ako, hindi pa ako nakarinig sa iba ng ganyan ang mensahe. Kung meron man, gusto ko makilala. Ibig sabihin, magmensahe kayo, magsaksi kayo sa mga tao. Ang panahon natin ngayon, taglagas. At dito pinanganak si Kristo. Pinanganak siya para mamatay. Saan siya pinanganak? Sa sapsapan ng kordero. Kasi isang sakripisyo siya. Kung mag-identify kayo kay Kristo, dapat kayo gamitin nyo ng tama ang birthday niyo. Sino dito yung nag-celebrate ng birthday na makasarili lang? O nakaranas mag-celebrate ng birthday na makasarili lang? Say amen. Amen. Taas kamay. Nakaranas, actually, naka-celebrate kayo na makasarili. So, ibig sabihin, ngayon, gamitin nyo na yung birthday nyo, paano? Marami na akong tinuro. Ilang pa 10 taon na yan eh. So, sana magtanong kayo sa mga elders. Ngayon, itong iglesia, itong lokal na iglesia, nakita ko, maraming nagsipag sa testimony, sa dekorasyon, sa awit. Ganyan ka linggo-linggo, hindi. Awit. Hindi, simi ngayon lang, no? Mga kapatid, gusto niyo ba maglingkod kay Kristo? Ibuhos niyo yung sipag na ginawa niyo ngayon. Yes, Lord. Sa araw-araw sa pamilya niyo. Ang tunay na sabat. Tumuntong ka sa isang araw na wala ng balikan. Ibig sabihin, hindi ngayon lang. Araw-araw
bahay niyo para maging makapuluhan ng anibersaryo na pinaghirapan niyo. Yung dekorasyon ninyo, yung practice ninyo, yung testimony reports niyo. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Magsulat kayo ngayon. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Ito yung nakasulat sa Bible, admonish one another. Ano yung admonish nyo? Hindi ko na kailangan ulitin, dapat alam nyo yun. Ang term ko lang dito, ginagamit, reckoning. Pero pareho lang yan. Mayroong formal reckoning, mayroong di masyado formal. Yan yung ilingkod, yan yung buhos ang init nyo. Ganapin nyo sa bahay ninyo yung ministry. Pwede ba magkaroon ng ministry sa bahay? Kasi lahat online na ngayon eh. Katapusan na ng mundo. Matatapos na yung mundo. Problemahin nyo pa ba yung ano nyo, yung laman ninyo? Yung alitan? Yung pagsasarado? Maikli na lang ang panahon. Huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Lumapit tayo habang maaga. Magpagamit tayo. Magpagamit tayo. Paano ba yung ministry sa bahay? Hindi ko napapaliwanag. Pero, sasabihin ko sa mga elders dito, square pag-usa. Wala ba rin? Ang taas. Sabihin nyo na lang sa kanya. Linggo-linggo, at umari bilang linggo-linggo, no? Pero simula sa linggo-linggo, maglaan kayo ng panahon sa Pukong Ministry at Facebook Ministry. Pukong bahagi na yan ng Facebook. Bakit? Ibig sabihin, hindi kayo nabubuhay para sa sarili nyo lang. Ano bang ginagawa ng Israel? Anong pista ang binigay ng Israel dito? Sister Jaya, anong pista binigay ng Israel dito? Sabi ka ng pista. Ang living bread, o pagkatapos ng Passover yan, magbigay ka ng pista, Sister Janelle. Hindi ko marinig, kami sigaw. Sigaw. O, first fruit, kasunod ng unleaded bread yan. Hindi ko. Ano pang mga pista dito, Brother Rock? Ano pang mga pista? Feast of Tabernacle. Sister Micah, may kapsat ka ba? Okay. Anong, sana may umiikot, may nagulong na. Anong pista? Atonement. Kailan ang atonement? Nandito. Sulat ko, ha? Passover. Unleavened bread. First fruit. Ang Passover, may malalim na revelation dyan. Naturo ko na rito. Naalan niya ba? Hawik sa pisperas. Anong Passover? Anong Passover na in translation sa Tagalog? Pasko. Pasko, syempre, Pesach, yan ay Pasko na sa Tagalog natin. Yan ay galing sa, ano lang yan, transliteration lang yan. Pero meaning ng Passover, Pasko, Pesach, ano yung meaning niya? Yung bisperas, malapit lang yan. Pero, ano yung pinakasimpleng translation? Gusto niyo ang KFC? Gusto niyo ang Jollibee? Wala? Ayaw? O sige, sirit na ha. Kasi meron pa kami makahulat. Ang ibig sabihin ng Passover, lumampas. Pass me not, O gentle Savior. Huwag niyo ko lampasan. So yung salitang pass, lampas, hawig na sa bisperas, may oras yan, kunwari, pero 6 o'clock, ano mga oras yan, lumampas na yung oras. Ganun lang kasimple ang meaning. So yung salitang Pasko nang na-miss you sa Christmas, yan lang ang meaning ng Pasko o Paskwa. Chine ko yan sa ano eh, Wikipedia. Chine ko yan sa yung Pesach. Check nyo.
Let me check sa cellphone nyo. Yan ang meaning, lumampas. Yung inaamin natin kanina, Passover meat, Passover din yan. Lumampas sa atin ang galit ng Diyos. Sabi ni Kristo, let this cup pass from me. Sana hindi na ako papatay. Yan ang pass, Passover. Kung lalampasan ng Diyos yung hatol sa atin, hindi lang yan ang meaning. Yung takdang oras. May takdang oras yung taksibol at taglagas. Kailangan makuha kayo yung mensahe niyan. Nagse-celebrate kayo ng anniversary. Nagse-celebrate kayo ng anniversary para maisaysay, kunin nyo yung mga anniversary tinatag ng Diyos. Tugama, nandito tayo sa anniversary ng taglagas. Ano yung mga pista sa taglagas? Atonement, tabernacle, ano pa? Isa pa. Yung Feast of Trumpets nasa gitna. O, ano yung tatlo? Tatlo rin yan. Tatlo rito, isa sa gitna. Feast of? Ha? Nasabi ko na yung tabernacle. Atonement, nasabi ko na. Millennium. Feast of Weeks. Yung Feast of Weeks, nandito sa... sa ano yung first fruit? Okay. Yung pagkatapos ng first fruit, papuntang trumpet, may weeks yan. May globes. Pentecost. May globes. Ang living bread. So dito, mayroong feast of... I-check nyo na nga lang. I-check nyo, isigaw nyo mamaya. Leviticus 23. Check nyo. Kasi nandito tayo sa panahon ng... taglagas. Ano yung mga yung trumpet? Medyo nasa unahan. Trumpet, atonement, tabernacle. Yan lang ba? Trumpet, atonement, tabernacle? Sige, ayusin ko yung trumpet dito. Ang trumpet, malapit-lapit na siya sa tribulation. Check nyo kung trumpet yun, ha? Baka mayroon pa pa. Mayroon silang tinatawag na Feast of the Great Day. Okay. Habang binubuksan ninyo, ay, magbibigay, nakita niya? Unleavened bread. Ang unleavened nandito kung nakikinig ka. Communion yan. So, anong ginagawa sa pista? Katulad ng ginagawa natin, may kainan tayo niya. Yung hudyo, may kainan. Yung mga naghuhudyo-hudyoan, nagkakainan din. Mayroon silang piging. Pero walang mensahe. Anong saysay ng mga pista? Anong saysay ng mga pista, Sister Jaya? Buksan natin yan sa Colossas 2:16-17. Pwede nyo agawan si Jaya ng pagpapala. O Sister Jaya, unahan mo sila, buksan nyo. Ano ang saysay ng pista? Verse Barjin. Alala? Hindi siya eksakto. Ano ang saysay ng pista, Marmarion? Sister Jaya, hindi kayo pakita. Ang saysay ng pista ay pag-aalaala, pag-gunita sa isang bagay na nangyari. Tulad mo lang si Barjin. Plano. Plano? O, Sister Jaya. Colossians 2:16-17. Sino man kayo, huwag kayo humatol sa inyo. Para sa anong pista? Yan ang kailangan niyang gawin ngayon. Ha? Hindi necessarily nakasulat sa Bible, pwede niyong, yan o. Sige. Pakisigaw, pakisigaw. Kaloob, kaloob. Sigaw, sigaw. Respect, saka? Shadow of things. Ang pinakamalamit na sagot, shadow of things. Kung wala nang ibang sasagot, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Jaya. Sabihin natin, magpalain si Jaya ng Panginoon. Magpalain si Jaya. Kung mo'y kahiyang pagpapala ng Panginoon, dapat lahat tayo tumatanggap ng pagpapala.
Yung shadow, ang ibig sabihin niya, anino, may pinapakita siyang realidad. So ang saysay ng Saba, pista, lahat, yung communion pinapagawa sa atin, pero yung iba hindi pinapagawa. Kung para sa mga messianics na pinipilit nilang ganapin sa church nila, o mga church of God, no? Yung mga pista, may mensahe yan. Hindi lang nila ituro ko, magsalik si kayo sa bukod, magtanong kayo sa iba. May mensahe ang pista, may mensahe ang mga pia, may mga tipong larawan yan. Yan ang mga anino. Hindi yan aksidente lang, tapos yung mga Israelita, physical lang gawa, ganap. May mensahe sa hentil yan. Ang hentil ba, obligadong ganapin ang literal na pista? Hindi obligado. Ang obligasyon ng hentil, kunin nyo yung inaanino. Kunin ninyo yung katawan. Kunin ninyo yung realidad, yung pinapakitaan niya. May buwan na nagre-reflect ng silaw ng araw. Yung araw ang kailangan niya makita. So, anong kailangan natin gawin ngayon? So, tulad na sabi ko kanina, ibigay ninyo ang inyong buhay. Kung paano kayo nagsikap sa dekorasyon, sa awit, sa mensahe, sa pagkain. Magsikap kayo sa bahay para sa pagkain sa kapanahunan. Buksan natin. Matthew 24, verse 45. Sister Jera, anong klaseng pagkain ang dapat ihanda doon? Ang sinasabi sa Matthew 24:45. Anong klaseng pagkain? Pagkain na papanahon sa kapanahon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi kayo nagpapakain ng pagkain sa panahon sa inyong bahay, patay ang inyong bahay. Payat, salak, butot, balat na lang. Kalansay. Valley of dry bones. Kayo ang valley of dry bones. Yung Israel dapat yan eh. Kayo rin ba? Dry bones. Butot, balat kayo. Kailangan mabuhay kayo muli. Parang literal. Gusto niyo may literal na katawan nyo? Laging magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa, espiritu niyo muna, kailangan makakain, mabuhay, pagkain sa panahonan. So the rest of the year, dito sa pagitan nito, parang title ng church changes eh. Ano yung nangyari? Ano yung nandito sa pasimula, bago Passover, ano yung nasa wakas? Bagong revelation ko lang, meron ako mga video, mali-mali may paliwanag. Ang nandito ay pista ng Purim. Tama ba ako, Brother George? Ang nandito naman sa dulo, ang pista ng sabihin na natin, Purim lahat. Purim. Sabay-sabay malakas. Purim. Saliksikin niya yan, ha? Kaya ito yan. Dito, sabihin natin sabay-sabay. Sabay-sabay. Sigaw. Hanukkah! Kailan ng Hanukkah, Brother David? Jeremy? December. Okay. May nagturo ba sa'yo? Anong pista ng sanlibutan? Anong pista ng sanlibutan? December. April. December 25, tawag nila sa pista ng sanlibutan. April. Anong tawag nila kahit maling pa yung term nila? Guardian, maling term nila? Pasko. Pasko. Sabihin natin lahat Pasko. Pasko. Sabay-sabay. Malakas. Pasko. Ang tunay na meaning ng Pasko, hindi lang December. Lahat yan Pasko. Yan ang meaning ng Pasko. Kaya kung sasabayan mo yung term ng sanlibutan ng Christmas, tawagin mo, Pasko ng Kapanganakan. Pero,
sa realidad, pinanganak pa si Kristo diyan sa December. Ito yung taon ng Christmas. Hindi sila hindi si Kristo pinanganak sa December. Pinanganak siya ngayon. Sa taglagas. So, saliksikin niyo paano, no? Ngayon na meron kayong mga dapat gawin kung magiging sincero kayo sa paglilingkod. Maglaan kayo ng oras, hindi lang dito sa Sunday. Mag-aral sa Facebook Ministry at Hukum Ministry. So mga elders, kayo in charge yan. Kahit midweek, mag-aral din kayo. Di ba, may pumupunta pa ba ditong young people sa midweek? Meron wala? Meron. O sino yung pumupunta? Taas kamay. Yung mga nag-opisina. De, sino nga eh? Okay, taas ang kamay, sino yung pumupunta? Mr. Gaya lang? The Jim. Mr. Jim. Jim. Janel, David, okay. Makinig kayo. Recruiting niyo yung mga elders, turuan niyo sa Facebook Ministry. Tapos, mayroon pa ituturo na dagdag. Yung Hukum Ministry, mag-recruiting na rin kayo para sa Hukum Ministry. Huwag kayo masasaktan, ha? Patay ang inyong sambahayanan kung wala kayong recruiting sa Hukum Ministry. Yung Facebook, isa lang yan sa pwedeng pagawa. Patay ang inyong sambahayan. Kailangan siyang mabuhay. Brother George, hanapin mo yung Valley of Dry Bones. Nasa Ezekiel 36 yata o 37. Pakicheck. Ezekiel 36. Valley of Dry Bones. O, basahin natin. Hanapin mo yung verse na nabuhay. Eh, maikli lang yung chapter na yan eh. So, basahin natin. O, sunod-sunod na basa. Simula kay Erica, Gerald, David, Janelle, Jim, Jaya. Jera, okay. Verse 1. Ilan verse yan? Di ba? Ano lang yan? 6. O, 6, no? O, sige, simulan mo na, Sister Eric. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang tinala ako sa Espiritu ng Panginoon. Brother Mario, sabayan mo sa kalaman. Hindi, sabayan mo magpasa. Para na ba? Okay, next. Jer. Sister Jer, Jer. Lapit yun. At pinarami ako sa kaminang yun. Mar, tayo ka. Tayo ka malapit ka. Basahin mo 1 and 2. Para ma. Tuyo, oh. Tuyo, oh. 1 and 2, 3. Tuyo ba kayo sa bahay? Nanunuyo ba kayo sa bahay? Next. Eh, anong verse na yung binasa ko? Wala pang binabasa. Wala pang binabasa. Wala pang binabasa. Okay. O, David. Nakasan mo ha, tanungin mo si Mario. At kanya sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito at ako'y sumagot. O, Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Sister John. Huling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanya, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga butong ito, narito aking papapasukin ng hinga sa inyo at kanyang mabubuhay. Sister Yan, lalagyan ko kayo ng mga litid at pabalutin ko ang inyong naman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ngayon, susunod pa ba? Wala na. May 8 pa pala. O, Sister Yehu. Eight. Oh, so, sino yung nasa computer? Sino yung nagtaka? At sino kapatid na nila? Ay, sa basa? Si Oyang? Ay, at ako'y tumingin na dito may mga dito sa mga yaon at naman ay bitaw sa mga yaon ang balat ay tumakit sa mga yaon. May nahin pa yan? Sa ibabaw, ngunit wala. Seven muna. Seven muna. Sister Oyang,
Ikaw na yung ano, nine. Sundan nyo, sundan nyo. Unawain nyo. Masahin mo, barbarin. Magagaling sila sa patanghangin o hinga at hindi ka ng mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Sabihin natin yung apat na hangin. Nag-ride yung road na sa dati, 4 weeks. Nakapakinggan nyo, napin nyo. Tapos ngayon baka miscribe ka. May booklet nga yan eh, kaso baka binaguran mo ano. Caretaker. So, yung 4 wins, type yan sa Tribulation may 4 wins. Okay, i-flash mo nga, Sister Oyang, yung tribulation period. Ay, hindi yata nakikita dito. Meron ba picture nilagay dyan, yung apat na anghel may hinaharap? Ay, kumuha ka na sa Google. Sayang yung Google. Sayang yung internet. Yung type of 4 wings, 4 angels. Yung 4 wings, 4 angels sa tribulation period. Alam mo, itong pista na to, type na to sa tribulation period. Huh? Yung trumpets, tribulation period na yun. Yung atonement, dulo ng tribulation period. Yung tabernacle, tapos na yung tribulation. So yung 4 winds na nasa tribulation period, pinipigilan ng apat na anghel yung hangin para hindi mag-World War III. Para hindi kayo, imbis na COVID ay Ebola. Mas gusto nyo ba yung COVID mapalitan ng Ebola? Sino ay gusto? Yung ayaw, say amen. Amen. Kung ayaw nyo, may sasabihin ako sa iyo, darating yan. Kasi may nakasulat sa Biblia. Buong mundo. Itong COVID, patikim lang to. Patikim lang to. Ano yung apat na hangin? Kasama na yan dyan. Pero dapat mabuhay kayo sa apat na hangin na to. Kasi balik kayo sa Ezekiel. Di ba may apat na hangin to? So itong huling araw, ang Israel mabubuhay. Itong huling araw, may oras para pa kayo para mabuhay. Ano yung kukunin nyo sa apat na hangin? Alam nyo yung tipo ng apat na hangin? Yan yung apat na ebanghelyo na synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Yan din yung apat na nilalang na buhay na tinatapatan ng apat na kabayo ng kaaway. Yan din yung apat na ilog lumabas sa Eden. So maraming tipo, no? Yan din yung apat na direksyon. Basahin nga natin yung apat na hangin para lang sa makita nyo. Hanapin nyo ngayon. Activity tayo. Matthew 24. Hanapin yung apat na hangin. Unahan kayo. Sino pagpapalae? Mga dikot, ikot kayo para... 31. 24. Sige, pakibasa sabay-sabay. Bar Marion, magbasa ka, tapos sumabay ka kay Bar Marion. Okay? At susuguin ang kanyang mga anghel na may matindi. Okay, nagbabasa. Hintayin mo sila. Sabay-sabay tayo. Okay? Buksan niyo yung Bible niyo, cellphone niyo. Okay? Matthew 24:31. Atras ka nga sa 29. Okay. O, simula kayo sa 29, ha? Sabay-sabay kayo lahat. Go. Datapot kakarakarakang pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasaalapaap ng mga langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanyang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan na mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So, pinagugtog ko sa radio, broadcast yung Come Like Going. Hanapin nyo yung kamitang yan, sana makawin. Yan yung ginawa kong theme song sa mensahe na to. Yung apat na hangin, yan yung kakumpletuhan ng apat na nilalang, ang apat na gospel. At kailangan, yan din ang makumpleto sa inyo para mabuhay kayo.
dito sa Taglagas, ipod na rawan ng tribulation period, ay nandito yung katapusan ng apat na hangin. Babuguhin yung term ko. Culmination. Pinaka... Yung nasa Revelation na pinipigilan ng anghel yung apat na hangin, pawawalan na nila yung apat na hangin. Masasalot ang lupa. Pag nasalot ang lupa, ang tingin ng tao, maraming mamatay, mamamatay, pero may mabubuhay. Sino yung mabubuhay? May takot sa Diyos, yung sumusunod sa Diyos. Yung pinili ko sa inyo, gawin ninyo. Bibigyan ko lang kayo ng ebidensya na ang mensahe para sa atin, siyempre yung abot natin, kaya natin sharingan, ay galing sa Diyos. Sister Jaya, dahil sa COVID-19, paano na mag-aaral yung mga estudyante? Lakas. Online. Ano yung tawag ko dyan dati, nung nagtuturo ako, dapat, wala pang lockdown ha, wala pa. Mag-homeschool na tayo. Sabi ng mga ibang kapatiran, wala na bang, So makinig kayo. Kung binindigan ng Diyos, kinasihan ng Diyos ang mensahe na to. Ngayon, ayaw na sila homeschool, di ba? Lahat ng umaasim ang mukha. Ayaw nilang magkasakit ang anak nila, di ba? May tanong ako, kung hindi nag-lockdown, nasaan ang inyong anak ngayon sa school? Mga anak, meron ba kayong nakikita na malakas pa ang corruption ng influensya sa school? Amen. Say amen. Amen. Taas yung kamay nyo kung nakita nyo yung corruption. Taas nyo, huwag nyo yung magkaita. Aminin. Amen. Aminin. Bakit hindi nagtaas si Daya? Si Diana? Hindi, ang pinatinatanong ko yung mga estudyante. Lahat ng estudyante, magulang na may alam. Estudyante rin kayo dati. Ako kasama doon. Oh, sino nakakita may corruption sa school? Yes. Na-influensya na corruption sa school. So, baba, kung walang lockdown, nasaan kayo ngayon? Mga magulang, nasaan kayo ang anak nyo ngayon? Sabihin ko sa inyo, kung umaten ka na madalit, patay! Imbis na Facebook ministry, o may magtuturo Facebook ministry, ang hahanapin, ano, mga guwapo, kachat. Kahit di guwapo, kahit panit, basta worthy, makachat. Huwag lang sharing. Hindi nyo nakita may espiritu? May na-espiritu kayo na pulot doon sa school? May espiritu kayo na pulot? Eh, hindi lang school. Trabaho. Meron ba? Sister Mika. Meron bang influensya sa trabaho? Meron. Kasi nakakapagod na ito eh. Pagkatapos ng call center, di ba? Pag nakakapagod, kailan na? Ano? Pag-ano ko na? Yosi-yosi ko na. Kailan ko na? Pahinga muna sa isang gilid. Tapos, bar tayo, inom tayo. Para lang makaalis ng stress. Yan ang impresya. Yung hindi mabisyo, pati kasi rin ang puso, kasi hindi na tutukan. Merong tao na panabahay lang, pero ang enjoyment niya, pumunta mag-Singapore, mag-mamasyal. Mag-abroad. Ibig sabihin, trabaho, school, may influensya, ginigising ng Diyos yung mensahe niya sa inyo. Napilitan lang kayo dahil ayaw niya ma-COVID. Pero wala pang COVID na literal, meron na kayong COVID spiritual. Hindi niyo lang nakikita. Dahil hindi niyo nakikita, pinaintulog ng Diyos, sinadya ng Diyos na bawat tao may karoon ng ganyan, buong mundo apektado para pakita may spiritual. Alam niyo ba, mga magulang, makinig kayo, tinutulungan kayo ng Diyos para magganap ninyo sa bahay. Yung Deuteronomy 6:7. Eh, anong ginawa nyo? Lalo niyong pinabayaan. Mobile Legends. Ano pa ibang laro? Part of it. Alam ko na ibang laro? Ano pa? Oh, Part of it. Ano pa ibang laro? Among Us? Laro pa yan? Oh. Iba, nanonood na lang ng pelikula. Iba, nag-i-game. Kalukalupuhan. Iba, TikTok. TikTok.
Mga magulang, magising niyo, mga manggagawa, magpaalala kayo, mag-ampun kayo. Alam mo, hindi kaya ni Parpalun yan eh. Marami akong sinasabing pangangailangan sa kanya. Pero kailangan niya yung pagturong niyo. Kung nandito kayo, dapat iba kayo kung saan nanghihina. Nanghihina, kalang hindi makakilot, hindi makaatid. Kayo nandito kayo, kahit niyo matay, magpagamit kayo sa rekuling. Alam niyo, kung mag-record tayo bawat isa sa bawat isang pamilya, lalakas yan! Yes. Hindi man kailangan pumunta rito eh. I-record nyo! Sister Beba, sila Berna, Dalaga, sino pa? Maraming wala rito. Hindi man kailangan pumunta rito eh. Kailangan sa bahay nila, mabuhay sila! Kahit magpagamit kayo sa apat na hangin. Kayo ang apat na hangin. Kayo yung mga anghel ng Panginoon! Kung hindi kayo anghel, ano kayo? Anghel ng kadilipan. Mga demonyo kayo. Kung hindi anghel ng Diyos, anghel ng demonyo. Dalawa lang yan. Ha? So, itong COVID, marami siyang ginawa. Kahit sa ibang churches, may mensahe sila dyan. Ay, lalo nag-cell group kami sa bahay. Tignan mo, yung ibang masigasig na church, lalo silang nag-cell group sa bahay. Kayo, baka nawawala pa yung pabasa nyo. Ah, iniigilan ang pabasa. Dalihan mo, ipapanurin pa tayo yung telenovela. Meron ba dito na loob ng telenovela pagkataas ng pabasa? Say amen. Taas naman. Uy, pag inamin nyo, pagpapatutulungan kayo ng Diyos, sige, amin na rin. O, ganito na lang. Sino nakanood ng worldly o telenovela? Taas na ba eh? Makinig kayo. Kung gustong-gusto nyo talaga manood, bibigyan ko kayo ng kapahitulutan. Kung magaganapin nyo yung kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ibig sabihin, kailangan mag-mature kayo. O, ito lang, para makamot kayo, ha? Kailangan ang pangunahin sa buhay ninyo yung sharing sa ita. So, malaya na kayo malubot. Basta nasa puso nyo, ang pinakagana nyo, sharing sa salita. Tama. Kasi, espiritu na yung mag-guide sa'yo, wala ka na sa panlasang yun. Hindi na ka na kailangan i-train, turuan, tutukan. Lahat tayo nag-mature. Ganapin niya muna, mag-ampog kayo ng pamilya. Palakasin niyo muna sila sa Panginoon. So, kung hindi niyo ginagawa yan, huwag muna kayo manood. Kasi pinapatay niyo sila. Kaya niyo sila tulungan, hindi niyo sila natulungan. Kasi, sinariling gamit ko lang yung oras niyo. Lahat ng pag-aagaw ng attention niyo para hindi kayo magkaroon ng sharing. Ay, ang Facebook ministry na sabi ko rito, paano kayo magkaroon ng sharing? Sa salita? Sa mga kapwa, sa ibang tao? Kasi maikli lang ang buhay natin. Dito. At kung maabutan kayo, na ang pangunahin sa buhay ninyo hindi pa yung salita, hindi kayo kasama doon sa bubuhay ng four wings. Patay ang inyong pamilya. Yung ibang churches, pinupuri nila na ito, sa tulong ng Diyos, nagkaroon sila ng cell group sa pamilya. Masabi ko, naubusan nila tayo sa sikap, pagsisikap. Ano sabi sa Laodicea? Magsisi kayo. Ano sabi doon? Kayo'y malahininga. Feeling nyo, walang na akong pangangailangan. I have need of nothing. Sabi ng Diyos, bulag ka, bingi ka, ubad ka. Bumili ka sa akin ng ginto. Pahiram mo yung mata mo. Magsisi ka. Be zealous therefore and repent. Ano yung zealous? Ang zealousness,
maging mainit ka. Sabi ni Pablo sa mga Hudyo, meron silang zealousness para sa Panginoon, pero hindi ayon sa pagkaalam. Kung sa mensahe, nasa atin ang mensahe ng pagkaalam. Yung ibang churches na masisipag, hindi nila, wala sa kanila yung mensahe na tinuturo natin dito. Lalo na sarado pa, hindi, kahit na gusto natin ibigay, ayaw nila. So, hindi nyo naman napapakinabangan. Sila pa yung pinagpapala, hindi material pinag-usapan ko, at spiritual. Mas mauna sila sa rapture kaysa sa atin. Bakit? Kasi tayo, kahit na may mensahe, binabaliwala natin. Ano mensahe tinutukoy ko? Yung hukong ministry. Yung sa pamilya, yung kahit sa LCM. Mga magulang, nag-aalala ba kayo sa LCM ng anak nyo? Whether may asawa, walang asawa, walang nag-aapun para maging maayos. Kung may nakikita, may problema. Actually, yan lang yung may nakita ni si Thomas. Pero yung iba, hindi nakikita si Thomas. Sabihin ko sa inyo, may asawa ng asawa. May problema kayo sa LCM. Bakit? Edad pa lang ni David, ni Sharon. Dapat marami na yan ka-sharing sa Facebook. Eh, walang ka-sharing. May malalaki na, wala pa rin ka-sharing. Yung mga magulang, yung mga asawa, meron ba kayong session? So, mga ministro, barpa doon, at lahat ng mga ibang elder, mag-develop kayo na reckoning session. Dito at sa bahay. I-organize nyo. Hindi lahat si barpa doon. Tulungan nyo siya. Hindi natin nagagawa yan. Wala pang lockdown, nakikita ko na yung panlalamig dyan. Eh ngayon may lockdown. Hindi pa natin nasamantala. Kailangan nyo puntahan yung bawat bahay. Kailangan nyo sabihin sa kanya na namamatay yung kaluluwa ninyo. Kailangan nyo gawin to. Kailangan nyo mabuhay. Nasa Valley of Dry Bones kayo. Nandito kayo sa panahon na ano. Ngayong anniversary taglagas. Hindi yung punta physical dito. Kahit nandun kayo sa bahay, pwede nyo i-celebrate ang anniversary. Hindi lang anniversary ng Manilite. Anniversary ng Panginoon. Pagsasabi ko, Panginoon, kapanganakan ni Kristo. Bukod sa kapanganakan ni Kristo, yung mga ibig sabihin ng pista. Yung pista ng tabernacle. Pista ng atonement. Ano yung atonement sa Tagalog? Katubusan. Ano ba yung ginagawa nila? Pinipo na lang yan. Mag-sharing tayo yan. Ampun tayo sa isa't isa, magpalakasan tayo sa isa't isa. Yan ang saysay kung mag-celebrate tayo ng anniversary. Amen. Yung COVID-19, nakuha niyo ba yung mensahe niyan? Meron akong mga audio tungkol dyan. Download niyo, pakinggan niyo. Hindi pa kayo bago mag-anong iba, pero hindi niyo naman tinututukan yung mensahe sa atin. Tutukan niyo yan, sag din, saka kayo maglaan ng tanong sa ibang bagay ng ibangan. Unahin niyo yung sa Panginoon. Unahin niyo yung pag-akay ng ibang tao. Yung barka, sabi ko mga magulang, ang kaligtasan ng anak niyo, magkaroon siya ng maraming barkadang ka-sharing. Sino yung maraming barkadang ka-sharing ngayon? May asawa, walang asawa, in danger lahat yan. Yung walang asawa, in danger sa serpente. Yung may asawa, in danger na maging Ananya Safira o mas malala pa ay ano? Magkaroon ng inis sa isa't isa. Ang spirito ng kaaway kumikilos ngayon sa sanlibutan. Huwag tayong magsarado. Kailangan tayo tayo ng problema kasi hindi tayo lumalapit. Hindi tayo kukonsulta. Most of the time. No? Kulang yung ating pagkonsulta. Kumpleto natin. So, maglalaan ako ng oras sa pagtatanong. Sino sa atin ay may tanong? Sino sa atin may tanong? Wala? O sa hapon may gawain pa tayo.
Magpupuministry tayo ng inyong hapon. Lahat ng elder. No? At sa break time, sa habang cell group, pagkas ng cell group break time, eh, mag-interview tayo sa isa't isa. Okay? So, palapakan natin ang Panginoon. Sino sa atin ang may pangangailangan? Tumayo. Sino sa atin ang may kabigatan? Taas ang kamay. Tingin natin ang mata natin. Kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Puno kami ng kahinaan. Puno kami ng katiguan. Pero nais namin idiwang ang kaarawan na to para sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod, pagdededicate ng aming buhay sa iyo. Paspasan niyo po bawat isa, ang puso ng bawat isa. Bigyan appoint po ninyo yung mga elders na lumawak ang kanilang ministeryo. Lumawak, hindi lang matamis sa bibig, kundi yung pait sa tiyan. Yung hirap ng pait ng ministeryo, yung burden sa iba, ipa-ikipon niyo po sa amin yan, Panginoon. Ipakain niyo sa, po sa amin ang aklat na yan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat, Brother Francis. Upo muna po tayo kasamantala at bago tayo mag-cell group. Mag-deliver yung okay na yung ano. Naramdaman nyo ba yung kurot sa puso nyo? Puso natin? Sino nakaramdam? Ibig sabihin, tinakausap tayo ng Panginoon. At umaamin tayo mga kapatid na puno tayo ng kahinaan, puno tayo ng mga pagkukulang sa mensahe nito. At lahat tayo dito dumadaan tayo sa labingan ng ating kapatid. Dumadaan tayo sa lukewarm.